Kinaumagahan, agad na pinuntahan ni Jess sa opisina nito si Cesar. Medyo kinakabahan siya sa pagtatapat na gagawin niya kaya sumilip muna siya sa pinto. Jessica, tawag nito sa kanya nang maulinigan siya nito. I'll be with you in a moment. Napalunok siya. Iyon na nga ang sandali. Humingi siya ng 2 tasang kape kay Tomas bago siya pumasok sa loob. May sasabihin ako sa iyo. Panimulaan niya nang ibaba nito ang telepono. Ano yun? Tanong nito pagkatapos nitong abutin ng 1 tasa ng kape na ipinasok ni Tomas sa silid at inilapag sa coffee table. Buntis ako. Mahinang wika niya. Nagulat na tumingin nito sa kanya. You can't be. I am. Aniya at nginitian ito. Nagpakonsulta ako sa OB ko kahapon. Pero bakit? Ang bilis naman yata. Akala ko mahirapan tayong makabuo since we're both in our 30s. Umiling siya. Magiging papa at mama na tayo by the end of January next year. Masiglang pag-imporma niya. January next year? Ulit nito. Tinitigan niya ito ng mataman. Mukhang hindi ito masaya. Namutla pa yata ito sa magandang balita niya. It was the most complete non-reaction that she had ever experienced and ever far from what she had hoped to receive. Hindi ka masaya? Matabang na saad niya. Siyempre masaya ako. Hindi niya mawari kung fake ba o totoo ang biglaang pagbabago ng reaksyon nito. Sumimangot siya. Hindi ka masaya at hindi ko maintindihan kung bakit. Diba? Ito naman ang gusto mo? Kaya mo nga ako pinakasalan para magkaroon ka ng anak. Sweetheart, anong nangyayari sa'yo? Masuyong wika nito. Talaga bang nagiging sensitive masyado ang mga babaeng buntis? Ewan ko sa'yo. Naiinis na sagot niya. It's the way you're behaving that's making me feel like this. Nagbago na ba ang isip mo? Ayaw mo na ba ngayon ng anak? Inilapag nito ang hawak nitong tasa at saka nilapitan siya. Imposible naman yung sinasabi mo. Kung ipinagbubuntis mo ang aking magiging anak, then naturally, I am overjoyed. Masuyong pagtatapat nito. Kaya lang, nag-aalala lang ako dahil kailangan kong pumunta sa Zamboanga. May business emergency ako roon at may iwan ka ritong mag-isa. Okay lang ako rito. Aniya kahit ang totoo ay ikinalungkot niya iyon. Kababalik lang kasi nila mula sa Bohol at 1 araw pa lang ang lumipas ay magkakahiwalay na agad sila. Pwede ko namang puntahan si mama. Saka marami rin akong asikasuin sa clinic kaya busy rin ako. Dagdag niya. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Ngayong buntis ka na, kailangan huwag ka masyadong magpapagod. Huwag kang mag-alala, part-time na lang naman ang trabaho ko ngayon. Paalala niya rito. Pagtutuunan ko rin ng pansin ang paglilipat ng animal sanctuary ko rito. Marami akong pagkakaabalahan habang wala ka. Nang umilis ito, ginawa niya ang lahat upang hindi nito mapansin ang kalungkutan sa mga mata niya. Kahit sigurado siyang hindi ito, natuwa sa pagdadalang tao niya. He had looked bleak, disturbed and guilty. Kumunot ang noon niya. Paano niya nasabing mukhang guilty ito? Hindi kaya umandar na naman ang imahinasyon niya? Napabundong hininga siya. Parehong hindi nila inaasahan ang pagbubuntis niya. Pero wala na silang magagawa pa tungkol sa bagay na iyon. Sa 4 na araw na nagdaan,
Naging busy si Jess sa kanyang trabaho sa clinic at sa animal sanctuary. Maraming tao ang nagdadala ng mga alagang hayop ng mga ito dahil hindi raw maalagaan ng maayos ang mga iyon. 2 beses siyang tinawagan ni Cesar ngunit sandali lamang silang nag-usap. Tila wala itong ganang makipag-usap sa kanya kaya pinagkasya na lang niya ang sarili sa pag-iisip na hindi naman totoo ang kasal nila. At kaya idinidistansya nito ang sarili nito sa kanya ay dahil hindi siya talaga mahal nito. Sa 6 na araw, tumawag sa kanya ang estate manager ng Halstone Hall at nakisuyo itong tawagan niya ang asawa niya dahil hindi nito makontak si Cesar. Sinubukan niyang tawagan ang cellphone number nito ngunit hindi rin ito sumasagot hanggang sa nagpasya siyang tumawag sa opisina nito sa Zamboanga. Ngunit ayon sa sekretarya nito, naka-leave daw ito ng ilang araw at next week pa raw ito babalik. Nariyan pa ba siya sa Zamboanga? Nag-aalala lang tanong niya. Wala po rito si Sir, Ma'am. Nasa Manila po siya ngayon. Anang nasa kabilang linya. Huwag po kayong mag-alala. Ipararating ko po sa kanya ang pagtawag ninyo. Napamaang siya sa nalaman niya. Nasa Manila pala si Cesar. Paano siya nito nagawang pagsinungalingan? There's no need for you to contact him. Aniya rito. Magkikita kami mamaya. Nang ibaba niya ang telepono, agad na tinawagan niya ang cellphone ni Alice. Hindi rin ito sumasagot. Nang tumawag siya sa landline nito, napag-alaman niya kay Stephen na nasa Manila rin si Alice para bisitahin ang mga kaibigan nito roon. For the second time in the space of 2 weeks, she was eaten alive by cruel and wandering suspicion. Bigla siyang natakot. Totoo ngang may namamagitan sa asawa niya at kay Alice. Napaiyak siya sa galit. Alam niyang may bahay si Cesar sa Manila. Kung susundan niya ito roon, naroon din kaya si Alice? Hindi na siya nagdalawang isip ang pumaroon. She wanted to know the truth and she wanted to know it now. Nang makarating siya sa bahay nito sa Manila, nasurpresa siya nang makita niya roon si Rego. Hindi naman ito nag-atubiling papasukin siya. Mabilis siyang nagtungo sa reception hall kung saan matatanaw sa glass windows kung saan tanaw ang magandang view ng syudad. Nakita niya si Cesar sa terasa. Pinuntahan niya ito roon. Hindi ito nagulat nang makita siya. Hindi ito naka-business suit. Naka-black t-shirt lang ito at maong na pantalon. Obvious na hindi talaga ito pumaroon upang magtrabaho. Jessica? Anito nang maramdaman nito ang pagbukas ng sliding door at masulyapan siya. Sa tingin ko hindi bagay na sabihin mong nasurpresa ka sa pagdating ko dahil ako ang may karapatang sabihin yon. Masungit na bungad niya. Akala ko nasa Zamboanga ka. I'm sorry that I lied to you. Gusto kong malaman kung bakit ka nagsinungaling sa akin. I don't think you will want to know once I explain. Sabi nito. Iyan ang dahilan kung bakit ayaw kong malaman mo ang sitwasyon. Hindi niya ito pinakinggan. Were you ever in Zamboanga? Hindi. Nandito lang ako sa Manila ng buong linggo. Kasama si Alice? May pang-aakusang tanong niya. Sumimangot ito. Paano mo nasabing nandito si Alice? Dahil feeling ko may affair kayo. Wala kaming affair ni Alice. Nagkakamali ka sa iniisip mo. Kung ganon ay may iba ka pang babae? Diyos mio. Malay ko ba? Singhal niya. Naglakad siya patungo sa isang gilid ng terasa para bahagyang ilayo ang sarili rito. Nagsinungaling ka sa akin. Biglang lumamlam ang mukha nito nang tingnan uli niya ito. I have to confess that since we met, I have kept a lot from you, sweetheart. Malumanay na sabi nito.
Stop hinting and start tilling. Akala ko kasi noon ay pwede natin gawin ito nang walang masasaktan. Marahang panimula nito. Ngayon ko lang napagtanto na depressed ako nung alokin kita ng kasal at kinailangan ko ng kahit na anong distraction. Just get to the point, Cesar. Maraing putol niya sa pagsasalita nito. Hindi kasi niya maintindihan ang sinasabi nito. Paano ito magiging depressed at paano nito nasabing distraction lang ang pagpapakasal nito sa kanya? 8 months ago, I had a series of medical tests. Matagal na akong nakakaramdam ng problema sa paningin ko. Pati pandinig ko ay bahagyang naapektuhan na rin at madalas na sumakit ang ulo ko. Ayon sa resulta ng scan, may brain tumor ako. Marahang pagtatapat nito. Natigagal siya sa sinabi nito. Biglang nanuyo ang lalamunan niya at naramdaman niyang gumapang ang takot sa puso at isip niya. Brain tumor? Nanghihinang ulit niya. Binay naman daw ang tumor. Banayad ni Wika nito. Pero nalaman kong maaari kong ikaparalisa ang operasyon. That was a risk I was not prepared to take. Kaya mas pinili kong mag-enjoy sa natitira kong buhay kaysa magpagamot. Pinipilit niyang papasukin ang mga sinasabi nito sa kanyang utak. Ang migraine mo? Ang biglaan mong pagbagsak last week? Caused by the tumor. Pagkumpirma nito. My condition has been worsening faster than I had expected and becoming unpredictable. Kaya ako pumarito ngayon para magpakonsulta. You're telling me that you know you were dying when you asked me to marry you? Naiiyak na sambit niya. Alam mong hindi mo makikita ang paglaki na magiging anak mo nang sabihin mong gusto mong bigyan kita ng anak? Paano mo ko nagawang lukuhin? Namutla ito sa sinabi niya. Noon ko lang napagtanto kung gaano ako ka-selfish nang sabihin mo sa aking buntis ka. Selfish and irresponsible. Bulyaw niya rito. I know you were not planning to stay married to me forever. Pero pinaniwala mo kung nariyan ka pa rin para tumayong ama sa magiging anak mo. How could you allow me to believe that? Ngayon lang niya nawari kung bakit ganoon na lamang makatingin si Stephen sa asawa niya. At tiyak na iyon din ang nalalaman ni Alice nang minsang marinig niya ang usapan nito at ni Cesar. Sinusubukan lang pala ni Alice noon na kumbinsihin si Cesar na ipagtapat na sa kanya ang katotohanan at nagawa pa niyang pag-isipan ito ng masama. Sabihin mo sa akin ang lahat. Ano ya? Hindi ako nagsisinungaling nang sabihin ko sa'yo na gusto ko ng anak. Hindi dahil sa pamana ng lolo ko. Ang gusto ko lang ay anak na pagpapamanahan ko ng sarili kong mga kayamanan. Lumayo ito sa kanya at nagtungo sa kabilang dulo ng terasa. Akala ko tama lahat ng ginawa ko. I believe I was doing something good. Something worthwhile. Paano mo nasabi yan? Galit na tanong niya. Hindi niya maituwid ang kanyang mga iniisip. Pinuntahan niya ito roon upang malaman kung saan niya ilulugar ang sarili sa buhay nito. Pero binulaga siya nito ng kagimbal-gimbal na katotohanan. I saw a child as a worthwhile investment for a future I didn't have. Seryosong saad nito. Pero niloloko ko lang pala ang sarili ko. I was really only thinking about what I wanted, not about what truly mattered. And I wanted you from the first moment I saw you. Pero hindi siya handang pakinggan ang magagandang bagay na sinabi nito. Nalulunod pa rin siya sa masamang balitang sinabi nito. Niloko siya nito mula sa umpisa. Lahat ng sinabi mo sa akin ay kasinungalingan. Mariing sambit niya. And honesty is very important to you, I know. Anito. Hindi ko sinubukang pag-aanin ang loob mo.
alam kong mali ang ginawa ko. Pero huli na ang lahat para pagsisihan mo ang mga bagay na yan. Kasal na tayo at buntis na ako ngayon. Tiningnan siya nito. Pwede na tayong maghiwalay ngayon kung gusto mo. I'm prepared for that. Napalunok siya. It was a direct reminder of that practical agreement on which their union was based. Binibigyan siya nito ng kalayaan na para bang walang halaga ang kasal nila. Gusto niya itong sigawan, ipadama rito ang sakit na nararamdaman niya ngayon. Paano ang anak natin? Mahinang tanong niya. I'm sorry. I'm very sorry that I got you involved in this. I know that's not good enough. Pero bukod sa pera, ang kalayaan mo lang ang tanging maibibigay ko sa iyo ngayon. Pinukul niya ito ng matalim na tingin. Hindi ko kailangan ng pera mo. I'm signing the Halston Hall estate over to you this week. Pagak ang tawang pinakawalan niya. Magiging akin na pala ang Mantilla Ancestral Home? Eh di maganda. Mapait na sambit niya. Hindi niya maikakailang halos madurog na ang puso niya sa sakit ng mga sinabi nito. Anong sinasabi mo? Nagtatakang tanong niya. I never got around to tell you but I'm actually an illegitimate Mantilla. Pinakasalan ni Papa si Mama noong sanggol pa lang ako pero hindi niya ako tunay na anak. Ang totoong ama ko ay si William Mantilla. Although he will never admit that fact, nag-aaral pa lang siya nang mabuntis niya si Mama. Kaya pala ganoon na lang kayong mag-usap ni Luke noong kasal natin? Alam niyang half-brother mo siya? Pagkumpirma nito. Diyos mio, kaya mo ba ako pinakasalan para mapasa iyo ang Halston Hall? Napamaang siya sa sinabi nito. She stared blankly back at him. Kung ganoon, ginamit mo lang ako dahil ayaw kang panagutan ng sarili mong ama na gawa mong pumayag sa alok ko para makaganti sa kanya? Bumuntong hininga ito. Kinuha nito ang cellphone nito sa bulsa nito at may tinawagan. Malino na tapos na ang kanilang pag-uusap. Ni hindi man lang siya nito binigyan ng pagkakataon para magpaliwanag. Ipapahatid kita pa uwi. Don't agree with me. Anito nang subukan niyang tumutol. Buntis ka, delikado sa kalagayan mo ang bumiyahing mag-isa. Pero hindi pa siya handang umuwi. Sabi mo mas lumala ang kondisyon mo. Gaano pa katagal? Hindi sila sigurado pero baka hindi na raw ako magtatagal ng 6 na buwan. May gusto sana akong pakiusap sa'yo. Mahinang sambit nito. Ano yun? Nagtatakang tanong niya. Would you mind if Weed and Magic live with me habang nabubuhay pa ako? Para siyang sinakal sa sinabi nito, bigla siyang nanlumo. Mangiyak-iyak niyang sinagot ito. No problem, aniya habang pinaglalabanan ang pagpatak ng mga luha niya. Sinamahan siya ni Rego sa basement car park. Pinagmasdan niya ito. Ito lamang ang taong pinagkakatiwalaan ni Caesar. Samantalang kaya siya nitong pagsinungalingan at mas pipiliin pa nitong makasama ang alaga niya kaysa sa kanya. Nang makita ni Jess ang kanyang mama, agad na yumakap siya rito at umiyak. Pagkatapos niyang pigilan ang lahat ng emosyong umapaw sa puso niya, noon lang niya iyon na ilabas. Mula sa Manila ay doon muna siya nagpahatid bago siya umuwi sa Halston Hall. Para kasi siyang sasabog kung hindi niya maibubuhos ang lahat ng sama ng loob niya. Sa buong angkan natin, ikaw lang ang nakapagtapos ng pag-aaral pero napakahina mo pa rin sa mga ganitong klaseng bagay, Jess. Sabi ng mama niya. How can you say that, ma? Hindi makapaniwalang sabi niya. Sabi mo mamamatay na ang lalaking mahal mo pero hindi matapos-tapos iyang pag-angal mo dahil itinago niya iyon sa'yo. Ano bang iniisip mo?
mamamatay na ang lalaking mahal mo? Bigla siyang hindi nakagalaw sa sinabing iyon ng mama niya. That fact had torn her apart, both angering and terrifying her. Gusto ka lang protektahan ni Cesar, at sa tingin ko, tama lang ang ginawa niya. Ayaw niyang manatili ka sa piling niya dahil may sakit siya. Gusto niyang makasama ka ng mas matagal pero hindi sa ganoong rason. Ayaw niyang kaawaan mo siya. Anak, kaya binibigyan ka niya ng kalayaan ngayon para malaya kang gawin kung ano ang gusto mo. Napakurap siya. Kung ano ang gusto ko? Ulit niya. Noong isang linggo lang ay masaya kayong magkasama sa bowling, di ba? Oo, pero... Wala nang pero-pero. Imposibleng magbago ang nararamdaman niya sa'yo. Sa ganoon kaiksing panahon, ayaw ka lang niyang madamay sa kasalukuyang kondisyon niya. Naniniwala ka talaga na gusto niya akong protektahan kaysa gusto niya akong mawala, ma? Sa palagay ko, yan ang rason kung bakit niya itinago ang katotohanan sa'yo, anak. Hindi ko alam kung kakayanin kong mawala siya, ma. Eh di huwag kang sumuko. Sa ngayon mukhang sumuko na siya. Kaya masigit ka niyang kailangan ngayon. Tatagan mo ang loob mo, anak. May pag-asa pa. Sabihin mo sa kanyang lakasan niya ang loob niya. Kailangan niya magpagamot para sa'yo at sa magiging anak ninyo. Ang tanga-tanga ko. Bulalas niya. Anak, nabigla ka lang sa mga pangyayari. Huwag kang magalala, may panahon pa. Kailangan mong lumaban para makamtan mo ang mga bagay na hinahangad mo. Babalik ako sa Maynila. Bukas, mariing sabi nito. Ang kailangan mo ngayon ay magpahinga. Pagod ka at kailangan mong matulog. Alalahanin mo may baby sa sinapupunan mo. Kinaumagahan, pinilit ni Jess na ipanatag ang kanyang loob. Kung ano-ano na ang ginawa niya sa clinic, ngunit hindi pa rin maalis sa isip niya ang kagustuhan niyang makasamang muli si Cesar. Hapon na nang bumalik siya sa Alston Hall. Nalungkot siya nang makita ang malaking bahay. Iyon na ang tahanan niya ngayon. Ibinigay na iyon ni Cesar sa kanya. Nang makapasok siya sa gate, napansin niya ang dalawang van na nakaparada sa car park. Binilisan niyang mag-park at agad na pumasok sa main hall. Bumalaga sa kanya ang mga magkakapatong na kahon doon. Parang biglang nahulog ang puso niya na makitang isa-isang inaalis ng mga kasambahay ang mga gamit ng kanyang asawa. He was already moving out. Hindi niya namalayan ang pagdating ni Cesar sa main hall. Nakabuntot dito si Nawed at Magic. Hindi ito namumutla ngayon. Muli siyang nasaktan sa pagdedistansya nito sa sarili nito sa kanya. Dahil tanging ang nais niya ay pagkatiwalaan siya nito at isama nito sa anumang pinagdaraanan nito. Pasensya ka na, hindi ito ang plano kong gawin. Dapat ay nakalis na ako bago ka pa man dumating. Mahinahong wika nito. Susundan kita sa Manila at doon din ako titira. Napamaang ito. Anong sabi mo? Gusto kitang makasama. Kailangan kong makasama ka. Matapang na wika niya. Sisihin mo ang sarili mo. Ikaw naman ang may kagagawa ng lahat ng ito. Pag-usapan natin ito sa opisina ko. Pabuntong hiningang wika nito. Hindi na magbabago pa ang isip ko. Final na sabi niya. You're talking an emotional view of the situation and that's wrong. Anito na makapasok sila sa loob ng opisina. Siguro mali para sa'yo. Pero sa akin, tama lang ang ginagawa ko. Ang tingin mo sa akin ay tulad ng mga rescue animal mo. And I can't live with that. And I can live with you, dealing with this alone and away from me. Kaya patas lang ang mga rason natin. Aniya. And we're also about to have a major argument. Tumaas ang mga kilay nito.
Tungkol saan? Kailangan mong magpagamot. No. Mariing tanggi nito. Tigilan mo na ang pagiging selfish mo. Isipin mo magiging anak natin. Matigas na wika niya. Our baby deserves that you fight this by any means open to you. Kahit maliit man ang chance, gagawin mo iyon para sa amin ang anak mo. Nagsukatan sila ng tingin. At paano kung hindi naging matagumpay ang operasyon? Then, pagdidesisyon na natin yan kapag nangyari na. Maswerte ka kaysa sa ibang tao dahil may pera ka. You can afford the best medical care and support you need. Paano kung sabihin ko sa'yo na hindi ako handang mabuhay na paralisado at walang kwenta? Life is precious, Caesar. Mariing sambit niya. Mas gugustuhin namin ng anak mo na makasama ka kahit ano pa ang kalagayan mo, kaysa hindi ka namin makakasama ng mas matagal. Pagkakangtawang pinakawalan nito. Hindi ako isang inutil na hayop na kaya mong alagaan. Hindi lang basta-basta ang mga pangangailangan ko. Bakit mo ba pinapairal yung pride mo? And why are you assuming the worst? Magkakaanak na tayo. I'm asking you to think about what having a father will mean to our baby as he or she grows up. Hindi ako ang tamang tao para pagsabihan mo niyan dahil hindi ako nagkaroon ng mabuting ama. Eh di mas may rason kang pag-isipan ito ngayon dahil kaya mo maging mabuting ama. Pareho lang naman tayong hindi nagkaroon ng mabuting ama. Ang kaibahan lang ay nagkaroon ako ng isang mabuting stepfather na laging nariyan para mahalin at suportahan ako. Maswerte ka. Matipid na sagot niya. Pero hindi ko yung naramdaman hanggang sa padalhan ako ni William Montilla ng sulat upang balaan akong lumayo sa pamilya niya. Napakunot noo ito. 19 years old ako noon at sinubukan kong kilalanin ang tunay kong ama. Kalalabas ko lang ng ospital noon pagkatapos ng stalker attack. Nabigla si William Montilla nang magpakilala ko sa kanya. Nang ipagtabuyan niya ako, noon ko lang naramdaman na napakaswerte ko pala at nagkaroon ako ng stepfather na katulad ni Roberto Martinez. Naiintindihan ko na kung bakit ganoon na lamang ang pagmamahal mo sa kanya. Anito, I wish I hadn't taken advantage of it. Huwag mo nang isipin yan ngayon. Ang ibig ko lang sabihin ay malaking tulong sa akin ang pagkakaroon ng isang ama. At ang tanging hiling ko sa iyo ngayon ay ibigyan mo sana ng pagkakataong makilala ka ng ating magiging anak bilang isang mabuting ama. Tinitigan siya nito. Matagal ko nang napag-isipan ang bagay na ito at nakapag-desisyon na ako. Napabuntong hininga siya. Pwede mo pa namang baguhin ang desisyon mo. Katwiran niya. But that decision was made 6 months ago. Surgery may not even be an option anymore. Napamaang siya sa sinabi nito. Hindi niya inaasahan iyon. Ang nasa isip niya ay palakasin ang loob nito upang pumayag ito sa surgery. Pero ngayon, ang nasa isip niya ay kung gaano kasaklap ang buhay niya na ang taong mahal niya ay nakatakdang mamatay at huli na siya nang makilala ito. Mataman siyang tinitigan ito. I'm meeting my doctors tomorrow. Napalunok siya. Sasama ako. Matigas na wika niya. Mula ngayon, hindi ko napapayagan ang mga pambabaliwala mo sa akin. This was supposed to be a practical marriage. Ingin ito. Hindi ko ginustong madamay ka rito. Ako ang magdedesisyon sa gusto kong gawin sa buhay ko. Mariing sabi niya. Pagsisisihan mo lang ang lahat. Giit nito. I'm not going anywhere. Matigas na wika niya. At siya nga pala, hindi kita pinakasalan para lang magkaroon ng karapatan sa bahay na ito na dating pagmamayari ng tunay kong ama. At hindi rin dahil sa kapakanan ng stepfather ko.
pinakasalan kita dahil gusto ko ring magkaroon ng anak. You and I had the same agenda. Bumuntong hininga ito. Alam ko yan, pero ganoon pa rin yun. I used your stepfather's plight to put you under unfair pressure to marry me. Hindi naman yan ang nararamdaman mo noon, sabi niya. And if we're staying together, please tell your staff to put the office content back. Gumaan ang loob niya nang makita niyang sinenyasan nito ang mga kasambahay na ibalik ang mga gamit nito sa opisina. Hinubad nito ang jacket nito at isinimpay iyon sa isang upuan. Napangiti siya nang lapitan siya nito. Sa totoo lang ay pinipilit niyang itago ang pag-aalala niya rito. How could he look so well and yet be so very far from being well? Tara sa taas, yaya niya rito. Ngumiti ito. May mga bagay akong gustong ipagtapat sa'yo, sweetheart. Mga bagay na noon ko pa gustong ipagtapat sa'yo noong nasa Bohol pa lang tayo. Sabihin mo na ngayon, wala na dapat tayong isinisikreto sa isa't isa. I blackmail you into marry me. Pagtatapat nito. I wanted you and I didn't care how I get you. Ngayon nagsisisi ako dahil sarili ko lang ang inisip ko. Tinitigan niya ito. Yes, you blackmail me, pero may gusto na ako sa'yo noon at wala akong pakialam kahit ano pa ang sabihin o sitwasyon mo ngayon. Never mind what happened in the future. I'll always be glad we did get together. Pero pakiramdam ko ay kinulong kita ngayon. You're way too nice to put yourself first and walk away from the dying partner. Anito. Ramdam niya ang frustration sa boses nito. Hindi ka naman mamamatay. Think positive. Banayad na wika niya. Nangilid ang mga luha sa kanyang mga mata. At hindi naman ako mabait. Kung ayaw kitang makasama, wala ako rito ngayon dahil hindi ako plastic. Hindi ko kayang magkunwari. Hinaplos nito ang basang pisngi niya. Alam ko yan. It's one of the things that I love most about you. Pero sinamantala ko pa rin ang kabutihan mo. Parang lumundag ang puso niya sa narinig niyang sinabi nito. Did you just say that you love me? I am hopelessly in love with you. Haven't you guessed? I thought I was kind of obvious. Natatawa ang pagtatapat ito. Sorry, slow ako minsan. Natitense na sabi niya. Kailan mo pa ako minahal? Alam mo bang noong nasa Bohol tayo, hindi ko kayang mawalay sa'yo kahit sandali. I had never felt like that before. Not even about Alice? Umiling ito. Jess, walang rason para pagsilosan mo si Alice. Gusto ko siya at inirerespeto, pero alam kong hindi kami bagay. Noong panahong naging kami, hindi pa ako handang mag-asawa noon. And even when I was unfaithful, she never stood up to me. Seryosong pagtatapat nito. I'm not proud of how I treated her. Saka ko lang naramdaman ang halaga niya nang ipagpalit niya ako kay Stephen. Pero hindi ko kayang tapatan ang pagmamahal na ibinigay ni Stephen sa kanya. At hindi ko siya kayang pakasalan dahil doon. Pasensya ka na kung kinukul kita tungkol kay Alice. Aniya. Umupo siya sa kandungan nito at yumakap siya rito. Lahat ng selos at takot niya ay biglang nabura dahil sa mga sinabi nito. Pero nang marinig ko ang usapan niyo noon, akala ko talaga ay may namamagitan sa inyong dalawa. Sumimangot ito. Kailan yun? Ipinaliwanag niya rito ang narinig niyang usapan ng mga ito. Sinabi nito sa kanya na alam ni na Stephen at Alice ang kondisyon nito mula umpisa. Sinabi rin itong tama si Alice na hindi ito naging patas sa kanya dahil sa paglilihim nito sa kondisyon nito. But those weeks in Bohol were some of the happiest of my life and
I didn't want to sacrifice a day of that to the reality of my condition. Muling namuo ang mga luha sa kanyang mga mata sa sinabi nitong iyon, ngunit pinigilan niya ang sarili. I fall in love with you in Bohol as well, pagtatapat niya. I was ahead of you there, masuyong pahayag nito. I probably fall for you the moment I saw you in your wedding gown at the church. You look like my every dream come true. And that's from a guy who never thought he was romantic. She smiled up at him with her heart in her eyes. I love you so much. I'm never going to stop wanting you, sweetheart. Pero ayoko sanang gawin ito sa'yo. Ayokong malungkot ka nang dahil sa akin. Whatever happens, you will make me happy. Araw-araw na tayong magkakasama mula ngayon. Pero hindi tamang idamay kita sa kalagayan ko. Paano kung ako ang may sakit? Iiwan mo ba ako? Of course not. Kung ganoon, huwag mong asahang iiwan kita. Mahal kita at gusto kong manatili sa piling mo kahit ano pa ang mangyari. Inangkin nito ang mga labi niya. The man she loved her back with the same heat and passion and for now. That was enough for her. Buong puso niyang tatanggapin ang bawat kasiyahang makukuha niya sa piling nito at wala siyang aaksayahing sandali. Sinipa ni Cesar ang bola at tumama iyon sa salamin ng bintana. Sanhi para mabasag iyon. Mama! Sigaw nito. Dagling nilapitan ni Jess ang kanyang anak at tiningnan kung napano ito. Pinagpag niya ang damit ito sa pag-aalalang natalsikan ito ng bubog. Nginitean niya si Tomas nang lumapit ang matanda upang asikasuhin ang nagkalat na nabasag na salamin. Cesar, ang ipinangalan niya sa kanyang anak after his father. Natutuwa siyang napakaliksi nito. 5 taong gulang pa lang ito ngunit kaya na nitong maglaro ng soccer. Maliban sa kulot na buhok na namana na ito sa kanya, kamukhang kamukha nito ang ama nito. Parehong malalim ang mapungay na mga mata ng mga ito at napakagwapo rin ito na katulad ng ama. Napangiti siya nang maisip niya kung gaano siya kasaya ngayon. Maayos na ang buhay niya at ng pamilya niya. Ang papa niya ay nakahanap na ng bagong trabaho. Samantalang ang mga half-brother niya ay kasalukuyang nagtatrabaho sa Alston Hall. Paminsan-minsan din siyang nakikipagkita kay Luke Montilla. Pero wala na siyang balita pa sa kanyang tunay na ama. Regular na bisita nila sina Alice at Stephen at ang mga anak ng mga ito. Naging very close na sila ngayon ni Alice at ito na ang itinuturin niyang best friend. Pagkatapos niyang ipanganak si Sar ay kumuha siya ng partnership sa kanyang veterinary practice. At laking tuwa niya nang kamakailan lang ay nanalo ang kanyang animal sanctuary ng isang charitable award. May mga kinuha na siyang empleyado ngayon upang mag-asikaso sa clinic pati sa animal sanctuary. Agad na lumingon siya nang maulinigan niya sina Wed at Magic sa terasa. Kasunod ng mga ito, ang kanyang 2 pang anak na babae. Si Grazilia, 3 taong gulang, at si Allegra na 1 at 1/2 taong gulang. Dagli niyang sinalubong ang mga ito. Daddy didn't play music in the car like I wanted. Nakakunot noong reklamo ni Grazilia. We had soccer. Natawa siya sa sumbong ng anak. Nilapitan niya ang kanyang asawa. Hinalikan niya ito. Labis ang kasiyahan niya dahil ipinagpaliban talaga nito ang trabaho para sa kanilang family day. Mabuti na ang kondisyon nito ngayon. Naglakas loob kasi itong harapin ang treatment nito. At sa kabutihang palad ay naging matagumpay ang operasyong isinagawa rito. Ang maganda pa ay naging madali lang ang recovery nito at ngayon ay clear na ito sa lahat ng posibilidad na maaaring manumbalik ang tumor. Sa tingin mo ba, spoiled si Garcilia?
Tanong nito sa kanya nang sunduin ng yaya ang mga bata. She's a really bossy boots. Kanino kaya siya nagmana? Nanunuksong sabi niya rito. O baka naman ayaw niya lang talaga sa soccer. Ngumisi ito. Kung ganun, sa mama niya siya nagmana. Her very beautiful, very much loved. And very pregnant mama, natatawang dagdag niya. Kabuwanan na niya. Lalaki ang pang-apat na anak nila, napapangalanan nilang Roberto, tulad ng sa stepfather niya. Hinaplos ni Cesar ang kanyang tiyan. Very beautiful, very pregnant mama, whom I was extremely lucky to find and marry in my hour of greatest need. Tiningnan niya ito at hinaplos sa mga pisngin nito. We found each other and you give the world to me. Alam kong ikaw lang ang lalaking para sa akin. I love you so much. Marahang inalis nito ang kanyang mga kamay. Pinwesto ito sa likuran niya at niyakap siya nito. The love of my life. Anito at masuyo siyang hinalikan.